Naghugas ka na ba ng iyong mga kamay? Sa panahong ito ng pandemya, mahalaga na maging maingat at malinis. Kailangang maging malusog ang pangangatawan, subalit huwag kalilimutan ang ating kalooban. Malinis na kamay o malinis na kalooban? Sa Ebanghelyo ngayong linggo, muling kinutya ng mga pariseo at saserdote ang ating Panginoong Hesukristo dahil pinayagan niyang kumain ang mga alagad na hindi man lamang naghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay ay isang matandang ritual na bahagi ng tradisyon kung kaya't ito'y ikinabahala at ikinagulat ng mga matatanda. Hindi katanggap-tanggap ang hindi paghuhugas ng kamay para sa kanila. Kung kaya't kinakailangan magpaliwanag ni Jesus patungkol dito. Ang kalinisan ay isang magandang kaugalian. Dapat lang po na tayo ay maging malinis sa ating pangangatawan at sa ating kapaligiran sa lahat ng oras. Lalo na sa panahon ngayon para makaiwas sa sakit. Ito ay panuntunan na dapat sundin ng lahat. Kaya nga po may kasabihan tayo, cleanliness is next to godliness. Sa Ebanghelyo, hindi naman kalinisan ang tinutuligsa ni Jesus. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga kritiko na pagsasawalang bisa sa utos ng Diyos ang pagpayag nilang malinlang ang kanilang mga puso at isipan ng sarili nilang mga kuro-kuro tungkol sa kung ano ang totoong relihiyon. Masyado nang bumilib sa sarili, kaya sarili lang ang pinakikinggan. Dalawang mabibigat na paratang ang inilatag ni Jesus sa kanila, ang pagiging ipokrito at ang paglapastangan sa salita ng Diyos na ayon sa sarili nilang pananaw lamang. Dalawang beses na tinawag ni Jesus ang mga pariseo at saserdote na ipokrito dahil sa labis na pagpapahalaga ng mga ito sa mga panlabas na ritual at gawain na hindi naman sumasalamin sa tunay na mas mahalaga. Kadalasan, ang mga gawain ito ay pagpapakitang tao lamang, isang panlabas na walang bahid ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ito kalugod-lugod, lalo't alam ng Diyos kung ano talaga ang nasa puso at isip ng tao. Wala tayong maaaring itago sa Kanya, kaya mas mabuti na ang ating salita at gawa ay gawing magkatugma at isabuhay ang tunay na diwa ng salita ng Diyos at hindi pang ritual lamang. Ikalawa, binigyang pansin ni Jesus ang maling pananaw na ipinapalaganap patungkol sa salita ng Diyos. Binigyang diin ni Jesus na pawang pansariling pananaw lamang nila ang kanilang ipinapahayag at hindi ang tunay na diwa ng salita ng Diyos. Kung kaya't imbis na ito'y makatulong sa tao, nagiging pabigat ito sa marami. Kahit noon pa man ay marami ng bulaang propeta. At kahit si Jesus mismo ay ilang ulit na pinalalahanan ng mga tao na mag-ingat upang hindi masilo ng kanilang mga panlilinlang. Pinanggit din ni Jesus ang karanasan ni Propeta Isaías patungkol dito. Pinaratangan ng propeta ang mga tao sa panahon niya dahil sa maling pamamaraan ng pagbibigay-pugay sa Diyos. Kahit kasi sila ay nagbibigay pugay na pawang salita lamang
dahil ang kanilang mga puso at gawa ay malayo sa kalooban ng Diyos. Nais ni Jesus na ituro sa kanila ang tama, ang katotohanan, at iwaksi ang mali at pagmamalabis. Ayon kay Jesus, ang pinagmumula ng totoong karumihan ay ang masasamang pagnanasa na nagmumula sa pinakaloob, sa kaibuturan ng pagkatao ng isang tao. Nagsisimula ang lahat sa saloobin at hangarin ng tao na nasa kanyang kalooban. Kapag nasa loob ay masama, masama din ang resulta ng panglabas. Kaya paalala ni Jesus, unahin ang kalooban. Loob na malinis, sapagkat dito nakasalalay ang mabuting gawa ng tao. Ngayong panahon ng pandemya, tayo ay masigit na naging mapanuri sa kalinisan at kaayusan ng ating katawan, kapaligiran, komunidad at pamilya. Tama din naman po yan. Subalit, ang lahat ng ito ay dapat magmula sa pagiging mapanuri natin sa ating mga sarili, sa ating mga kalooban. Magsuri ng kalooban, linisin ang ating budhi, at hayaang muli na tayo ay mapuspos ng biyaya ng Diyos. Naniniwala ako na darating ang panahon ng ating sama-samang pagbangon. Hindi tayo kayang ilugbok ng pandemyang ito hangga't tayo ay may paniniwala at tiwala sa Diyos. Patuloy tayong lalaban at mabubuhay. Simulan natin, mga kapatid, ang muli nating pagbangon, ang pagsalubong sa bagong buhay. Sa pagsusuri ng ating mga sarili at paglilinis sa ating mga kaluluwa upang ang biyaya ng Diyos ay siyang magdulit muli sa atin ng lakas at tapang na magpatuloy sa buhay. Ito marahil ang dahilan sa pagtatag ni Jesus sa sakramento ng kumpisal na siyang magpapalaya sa atin sa kasalanan at maglilinis ng ating mga kalooban. Hintayin natin nang may pananabik ang araw na muli tayong makakapangumpisal. Sa ngayon, sikapin nating sumunod sa kalooban ng Diyos upang manatiling malinis ang ating kaluluwa. Kaya natin ito. Nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawa.